Magandang araw, mga kalingap. Isa namang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back po sa Ming Munting Channel. Ako si Mick. Ako naman si Agnes. At kami po ang Mick Agnes Vlog. Today's video po, mga kalingap, ay bibisita po kami sa farm ni Erwin Jen. Halina po at samahan niyo po kami. Ito nga po pala ang daan papunta sa farm. At kung malakas po ang ulan, mahirap po itong daanan. Mga kalingap, nandito na tayo sa farm sa pinsan ni Mrs. Nang wala iba kundi si Mr. Erwin Jill. Dati itong police Pasay, mga kalingap, pero nag-migrate sa Canada. At nandun ngayon, tao lang yung naiwan dito. So tinawagan namin, pumayag lang siya, napasyalan namin yung farm niya. At dito, mga kalingap, dito mo makikita yung iba-ibang variety ng manok. May mga iba-ibang klase. Ito, mga samo ito, mga may mga native din, pure native. Basta, ito, mga kalingap, yung ibang manok dito, imported data ito. Kasi mahal masyado. Eh, mga manok pala dito na, Hubbard. Yung mga, yung black, yun. Tapos may mga pabo, may mga baka din sila, pero hindi namin napuntahan yung baka na, mga kalingap. May mga kambing. Tapos dito mo rin makita yung iba-ibang klaseng tanim, mga kalingap. May mangga, may durian, may lechonis, at iba pa. Hindi lang malapitan ni Agnes, ni Mrs. kasi nangahabol yung lalaki. Talagang papaluin kanya pag lumalapit ka sa kanya. Ayan, mga kalingap, yung pabuhan niya. Mabait talaga itong pinsan ni Mrs. Pag kumbaba, very humble. Kahit may na siya sa buhay, pero pa rin, humble pa rin masyado. Hindi nagmamayabang. Ang sabi nga niya, siguro mga 4 years to 5 years na lang, magre-retire na siya. At dito na siguro sa Pilipinas mag-invest ulit. Mga kalingap, yan yung nangahabol na pabo. Mga turkey. Yan, may mga piso din siya dito na yung tawag. May mga sisyo din siya dito na ang tawag ay Brahma. Nakikilap yung puti na makikita nyo. Malaki-laki na yan. Pero binili yan, maliit sisiyo pa, 1 day old pa lang. Pero nagka-presyo na ng 350. Yan, tingnan nyo, mga kalinga, parang nakapantalon yung manok. May mga balibo dun sa paa niya. Yan daw yung sabi ng tagapag-alaga na malaki masyadong manok. Siguro tatayo ito ng mga 1.5 feet or 2 feet. So malaki talaga, mga kalingap. Ito ang maganda padamihin. Mahal nga lang. Yan yung kasama niya, mga kalingap po. Tingnan nyo. Yung brown. Brown. Malaki-laki. So konti sa kanya. Pero mga ilang lang ito. Ilang days lang itong ang tanda nito sa kanya. Shamu.
Ah. Adi po nila sa yun. Samo, siya mo. Siya mo, siya mo. Ah, siya atong kuwan. Wala po niya magdaghan o maya. Magay na mong gikuwan ka ron. Pag-breeding. Napoy ikuwan ito, Hubbard. Ang klaseng manok na yun eh. Hubbard o Black. Hubbard o Black Astrolog. Black Astrolog. Uy, hawag mo na pangalan. Ang siya ang pang. Ang siya pang gani. Ano Ha? Ano pa ni pagitlog na incubate? Ano pa incubator? Para sigurado yun na mapisa, ba? Dito pa ay. Muni Hubbard ni. Ang kanang laki ni Hubbard ni kini kay. Ano siya? Limaw. Black Astrolog. Black Astrolog, limaw to ang laki. Hubbard na, Hubbard na yan. Hubbard. Yung sa Picas. Na anak ni nila. Ah, maya. Idaghan na di ay. Ready. Ayos ang ayos. Hindi, magpukan tayo. O, itong isa. Koral. Asan. Ano man yung ano, piece pa niya mga kalingap. Ang laman nito mga kalingap, yung hito. Malaysian hito dahil itong laman nito. Mas malalaki pa ito kasi African hito. So, mga 3 months to 4 months na, harvest ka na. Ang ginagawa nila nito, dito may lanchonis. Ito mga kalingap, may iba-ibang klaseng tanim nito dito. May durian, lanchonis. Ito lanchonis na mga kalingap. Oo. Hindi mo yun na magsabay-sabay? Oo. Tapos ba yan ni? Duko man ni? Ah, duko. Ang variety niya, duko. Very good. Ang mga kalingap, yan yung bunga ng lansunis. Yung sa hindi pa nakakita ng bunga ng lansunis na nasa puno pa. Ito yung puno ng lansunis, mga kalingap. Ito yung bunga nila. Hindi sabay-sabay. May malalaki na doon sa taas. Ayun. Ma, sige ano. Pagay picture sa taas. Oh, may ano. Ganyan ang gano'n mga kalingap. Kahit anong klaseng tanim ilalagay mo, tiyak, mabubuhay talaga. May bangga. Binabalot yan ng papel para walang ano, para walang punjay na makalapit. Hindi magkasakit yung mangga, walang mga medyo kinakain mga putakti, ganyan. Yan yung mga mangga, mga kalinga po. Ang dami. Ano daw yan lahat na bali 94,000 kabalot yung mangga dyan sa taas. Yan mga kalingap, yung ano, pansabong ng pinsan ko. Actually mga kalingap, yung pinsan ko wala dito ngayon sa farm niya kasi nasa Canada mga kalingap. Ito yung mga pansabong niya mga kalingap. Ay, siya nga pala, maraming salamat pinsang Erwin, Jill. So pagpayag mo na makapasyal kami sa yung farm. Ang lawak ng farm. Manggahan. Tapos may mga manok panabong.
po ang mga manok ni Erwin Jell. Manok panabong. Ayan naman ang sala isda ang ito na yan si Jun ang alaga sa mga manok panabong. Anong pangalan mo dong? Naman si Mrs. Cute na aso. Anong pangalan ng aso? Ito po pala ang isa pang puno ng lansunis na duko ang variety. Oh, ang daming bunga sa taas. Kay gandang tingnan. Ayan ang kambing sa kabila. Ayun mga kalingap, pagkatapos namin dito pamamasyal, dadaan kami doon sa lupa ng misis ko, mga kalingap, para tingnan yung durian, kung may bunga ba, wala. Ilang mga kalingap at uwi na muna kami. Puno ng durian, namin ng bunga. Oh, ayan yung mga durian sa lupa ni Mrs. mga kalingap. Marami palang bunga. Siguro ma-harvest to by August katapusan. Yun lang, abangan natin mga kalingap para makakain naman tayo ng durian. Yun lang mga kalingap. Maraming salamat sa panonood. Oh, ayan mga kalingap. Katatapos lang namin na masyal sa area ng pinsan ko, sa farm ng pinsan ko. Yun nga mga kalingap. Maraming mga laman doon sa farm niya. Maraming mga alaga, may kambing, may manok, may mga isda, may maraming klaseng manok doon. Yan lang po mga kalingap. See you next video. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.